husay at tapang sa anumang pagsubok, bit-bit ang fighting spirit ng Red Warriors. Dito sa puso ng U-Belt, matatagpuan ang mga proud alumni ng Red and White. At ang mga legendary athletes na ipinamalas ang angking galing para sa kanilang universidad. Ako si Robbie Domingo. Ako si Gretchen Ho. At ako si Eliza Valdez. Samahan niyo kami sa aming second stop dito lang sa University Town Season 4! Guys, welcome back to the University of the East, kung saan na-miss talaga natin yung cheer na Bomba! UE! Ima! Kalima! Bomba! Grabe, ramdam ko yung passion. Ha? Iba? Iba rin. At ito nga, kung last year nalaman natin yung mga popular tambayans dito at mga must-knows ng UE, this year, balita ko, may natitira pang mga sikreto. Oh my gosh! Ano ba ito? Madami. Grabe. Pero sabi nga nila, alamin natin kung ano ang mga pro tips ng ating mga volley friends na si Judith, Abil, at Kath Arado sa special tour nila dito sa university. Ito ang UTown Campus Sox. Galing mo dun. Oh. Grabe. Galing. Pero mas galing sila. Subukan natin. O, isa pa. O, sige, sabi. 1, 2, 3, go. Bomba! UE! Ano? Bomba! UE! Ima! Kalima! Hi! I'm Judith Abil. And I'm Kath Arado. Andito kami para tulungan kayong mas makilala ang UE. And this is Campus Act. And ito na nga guys, andito tayo sa harap ng Statue ng Walhati. April 2014, pumunta kami dito sa UE para mag-aral ng college at doon nag-umpisa yung feeling na sobrang layo namin sa pamilya namin. Kaya dito namin na-feel sa UE yung there's a family talaga. So, nag-stay ako dito sa UE since 2014, so 5 years na siya. 5 years and counting kasi nga, since part na din ako ng coaching staff sa UE, siguro yung unique ng dito sa UE, yung mga taong grabe magmahal, grabe magpahalaga ng mga tao. Pag na-feel mo yon, masasabi mo na, ay, nasa UE ako. Dito kasi sa UE Manila campus, more on building siya. Parang open space, konti lang. So maraming mga sikot-sikot tong UE. Maliit lang siya, pero yung lagusan niya, magugulat ka na lang, ah, pwede pala dito. Para, example, malilate ka na sa klase. Alam mo na, pasikot-sikot. Pagpasok mo agad sa gate, ito talaga ang bubungad sa'yo. So, nag-welcome talaga siya ng mga estudyante. Nung first year kami, yun, mga, syempre, bata kami. So, may mga senior kami, mga ates. Then, sabi ng ate namin na isa, pag dumaan ka daw dito sa harap ni Luwalhati, palabas sa gate, hindi ka daw makakagraduate. Quest, tinry namin kung totoo ba. Ang ending ito, well, last April lang kami graduate, guys. Huwag kayong maniwala, try free nyo. To walk. Cheer, free to walk. Trivia lang yun, guys. Nasa estudyante pa rin kung paano nyo papatakbuhin yung buhay estudyante nyo. Sa sipag yun ng mga estudyante, kahit anong pigil sa'yo, pag gusto mo mag-aral, makakapagtapos ka. And next, guys, nandito tayo sa Tanyangki. Kung dito, laging sobrang fresh yung maranasan niya at sobrang aliwalas sa feeling niyo kung stress na kayo sa pag-aaral niyo. Dito lang kayo tumambay with your friends, chika-chika, at saka ano, mag-relax kung gusto niyo magbasa ng mga books na paborito niyo po. Dito pwedeng-pwede kasi marami kayong pwedeng tambayan, may mga bahay kubo, may pwede din kayong mauupuan sa gilid-gilid. Hindi makakalimutan ni Judith dito kasi yun nga, every morning talaga dito kami tumatakbo, every Berman, second sem namin. Maganda dito kasi yun nga, nagsasalubong tayo ng Christmas. So every faculty dito, nagkokompetensya din talaga sila. Kanya-kanyang magagandang design sa mga bahay kubo, ganun, tas mga, yung mga berhens. And guys, nandito tayo ngayon sa Rivoli's. Kung kayo'y sawa na sa fast food at mga snacks at gusto niyo yung lutong bahay na nami-miss niyo na, isang tawid lang galing sa Gastambide. Yan guys, na gate.
Sarap naman kasi yung luto nila po. Lalo na yung sinigang. Tapos iba-iba pa siya everyday, so... Hindi ka mauumay sa maulam. Sulit din talaga yung 50 pesos, 60 pesos mo eh. Dito po tayo sa Gym 5. Pang-anim na palapag ng UAB at tinatawag siyang Gym 5 kasi wala po kami fifth floor. So, nandito po tayo sa gym kung saan dito kami nagtitraining. Pwede rin kayong manog, especially now, may ka-tune up yung basketball. Pwede kayong mag-support at manood kasama yung ibang estudyante dito. Pag walang klase. Dito tumulo lahat ng luha, lahat ng pawis na meron kami. Tsaka yung lahat ng sigawan, iyakan, nandito nangyayari. Kaya this place talaga ay sobrang, sobrang laking parte sa buhay namin. Sobrang laki ng memories para sa life namin for 5 years. Maraming memory, masaya, malungkot, halo-halong emosyon na nandito. Parang every pasok namin sa gym, yung mga luha na pumapatak sa amin, ngayon naalala namin, tumatawa na lang talaga kami. Kasi parang kabataan days eh. In case na pupunta kayo dito, masusuportahan nyo pa yung mga kapwa-athletes and yung mga student na, example, mga kaklase mo din, makakilala mo, masusuportahan mo sila hindi lang sa akads, pati din sa sports na sinasalihan nila. At guys, andito na nga tayo sa chapel. Nakikita nyo naman, tahimik siya kasi kakatapos lang din ng mass. Dito mo makikita mga estudyante or athlete pumupunta dito, lalo na humingi ng guidance sa pang-araw-araw na ginagawa nila. At lalo na pag mga exams, yung mga mabibigat na exams, lalo na pag finals, syempre kailangan mo ng guidance ni Lord. So, ayun. At sa mga na-Catholic dyan na ibang-ibang estudyante, just search your quiet time. Always pray and pray lang. Kasi God will always hear our prayers. Guys, dito na nagtatapos ang ating UE Campus Hacks. Sana na-enjoy nyo. At sana mas makilala nyo pa ang aming mahal at magandang universidad. Bye! Bye! Maraming salamat sa ating mga Volley Beshies at special tour guides for today. Up next, kilalanin natin ang isang beauty queen at student leader na certified university lawdy. At magkakaroon tayo ng throwback kasama ang former UE Red Warrior turned PBA champion sa UE Represents. At abangan nyo ang aking training session with the UE fencing team. Aba. On hashtag champion. Paano yan? Ganyan. Dapat na muna yung pa. May ganun, may talagang ganun. Oo, ganun talaga. Hello, UTown! We'll be right back. May alam akong ganun. Ano yan? When... she won. We were in cloud nine. She represented our school very well. She represented the Philippines very well. Dun ko na-realize na, yes, I can be a servant, I can be a leader, I can be a student, but I can also be a true warrior.